live senyas ng sari-sari store. And this is how we sign pabili or bumili or buy. Ayan. Bili. Buy. Sari-sari store. Ay, ilang linggo na lang at magbabalik eskwela na naman tayo. Pero ganun pa man, ay patuloy pa rin ako na magbibigay sa inyo ng FSL lesson. And this time, ang ituturo ko naman sa inyo ay may kinalaman sa mga bagay na nabibili ninyo sa tindahan or things related in the store. Ayan, ano-ano ba yung mga bagay na nabibili natin sa tindahan? So, yan ang pag-uusapan natin for today's video. At kung ikaw ay bago pa lamang po sa aking channel and you want to know more about the FSL, just click here to subscribe. This is how we sign sari-sari store. Sari-sari store. Bigas or rice. So this is how we sign rice. Rice. Nakaganito yung inyong kamay. Naka letter R yan. Tapos iganto nyo po. Rice. Ayan. Ayan. Very good. Ayan. So mga bumibili na, ito kasi mga malimit talaga natin na binibili sa tindahan. Diba? Uutusan natin yung ating mga anak o yung ating mga kapatid o yung inyong mga pamangkin, inyong mga anak na bumili sa tindahan, di ba? O, bili ka nga doon ng bigas. So, ganito po natin isisenyas ang bigas or rice. Ayan. Rice. Next is coffee or kape. Ayan. Ganito po natin. Nakaganito, parang isipin nyo lang na ito ay yung mug o yung tasa o yung baso. Tapos, yan. Mag-letter C kayo. Tapos, ihalo nyo lang dito yung, ayan. Parang naghahalo kayo ng kape. Yeah, this is how we sign coffee, ha? Or depende kasi yan sa brand nyo. So, siguro kung magpapabili kayo sa inyong kapatid na deaf or anak, so, i-fingerspell nyo muna, sabihin nyo, bumili ka doon ng Kopiko. O, bili ka ng Nescafe. O, depende doon sa brand na gusto nyo, tapos kape. O, kaya sabihin nyo lang, bumili ka doon ng kape. So, depende po sa inyo kung ano yung brand na kape na ipapabili nyo. Pero yung senyas ng kape ay ito. Ayan. And then, sa malimit pa nating pinapabili sa tindahan ay mantika or oil. Ayan, ganito po natin isisenyas ang oil. Nakaganito lang inyong palad, tapos hawakan nyo lang yan dito, tapos ganito, oil. Ayan, oil. Oil. Yes! Ito pa rin yung isa at malimit talaga nating pinapabili sa ating mga anak o mga kapatid. Vinegar or suka. So ito dito, mag-letter V kayo tapos iganto nyo siya. Yung kailangan makikita sa expression ng mukha nyo. Ha? Vinegar. Ayan. So, ganun natin isisenyas yung suka or yung vinegar. Tapos, syempre, nagpapabili din tayo sa kanila ng toyo or soy sauce. So, ganito natin isisenyas ang soy sauce. Sugar. Sugar. Next, ito naman sa ating mga tatay at mga kuya dyan na malimit uminom. Ganito natin isisenyas ang beer. Naka letter B tayo, tapos dito lang sa ating cheeks, ikot natin beer. Ayan. Sa mga nagpapabili dyan, ano, ng ganyan. Ng, oh, di ba, syempre yung Red Horse, beer yon. So, isenyas nyo yung beer, tapos is fingerspell nyo na lang yung Red Horse sa mga nagpapabili ng ganyan, ha. So, kung may kapatid nga kayong deaf o meron kayong kamag-anak na kasama dyan sa bahay na deaf, pwede nyo sila ipabili ng mga ganito na isinisenyas natin, ha. Soft drinks. Ayan. This is how we sign soft drinks. So, ganito natin isinisenyas yung soft drinks. So, isipin nyo na ito yung bote ng soft drinks. Tapos, bubuksan natin siya. Soft drinks na binubuksan yun sa ano, ha. Sa yung ginaganto natin, binubuksan natin dun sa may takip niya.
Tapos kung Coke naman ang ipapabili natin, so ayan, Coke, naka-letter C tayo, i-gento natin, Coke. Yes! So kung magpapabay tayo ng soft drinks na ganyan, yung brand na gusto nyo, yung soft drinks or yung flavor, i-fingerspend nyo lang din. Kung nga rin soft drinks, papabili ka ng soft drinks, tapos Royal. Ayan. So i-fingerspend nyo lang sa kanila para mas maintindihan nila kung ano yung ipinapabili nyo nga po sa kanila. Kasi hindi nyo nga alam kung may kasama nga kayo dyan deaf sa bahay nyo at wala kayong ibang mautusan or makikiusap lang kayo sa kanila na bumili ng ganito sa tindahan. So ito yung mga bagay na pwede nyong ituro po sa kanila. Next ay junk food or yung mga chicheria sa tindahan kung binibili. So syempre kung ano man yung chicheria na yon, i-fingerspell nyo kung yun ay Piatos, kung yun ay Nova. Pero ganito natin isisenyas yung mga chicheria or yung chips. Ayan, ganito yon ha. Yung mga tigbibisong chicheria o kaya mga tigbibente, ayan. Pero nga, depende nga yan sa flavor or sa brand na gusto nyo. So, i-fingerspell nyo kung ano nga yung specific na pinapabili nyo po sa kanila para mas maintindihan nila. Okay, ito pa yung isa sa mga pinapabili natin sa tinda, sa ating mga kapatid, sa ating mga anak, yung asin. So, ganito natin isisenyas yung asin. Ayan, asin. Oh, asin. 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 Okay. Sa mga naglalaban nating mga nanay dyan, sa mga mahilig maglaba, ganito natin isisenyas yung detergent powder. So, ganito po tayo. Detergent powder. Detergent powder. So, kasi ayan yung mga sabong panlaba, di ba? Ayan yun. So, detergent powder. Tapos, syempre, ito, kung nga rin, naubusan tayo ng sabon panligo. So, yung bath soap. So, ganito po natin siya isisenyas. Kunwari, walang ibang tao sa bahay na may kasama kayong junk deaf. So, isenyas nyo lang sa kanila yung bath soap. So, syempre, ito ay general bath soap na yung isisenyas natin, no? So, depende pa rin sa brand na gusto ninyo. Kung, syempre, maraming brand ng bath soap. May Safeguard, may Lifebuoy, merong Palmolive. So, depende nga sa brand na gusto nyo. So, ito lang yung general sign ng bath soap. So, yan. Bath soap. Bath soap. Ayan. Okay, so, wala rin, sinabi nyo sa kanila, bumili ka ng bath soap doon. Yung Safeguard. O, bili ka ng bath soap doon. Yung Palmolive. Ayan. So, depende yun sa inyo kasi syempre marami sa inyo na ang gustong gamitin na sabon ay yung nakasanayan yung brand. So, kayo na ang bahalang mag-explain sa kanila kung ano nga yung specific na pinapabili nyo po sa kanila para hindi rin sila malito. Okay? Toothpaste. So, this is how we sign toothpaste. Ganito natin isi-sign ang toothpaste. Again, it depends ulit sa brand na gusto ninyo. Pero kung literal na toothpaste lang yung ipapabili nyo, kung hindi naman kayo OZ sa brand, hindi kayo ma-arte sa brand, hindi kayo okay lang sa inyo kahit anong brand na toothpaste na bilhin, okay lang naman yun. Hindi nyo na kailangan i-fingerspell. Pero ito nga yung toothpaste. Ganito natin siya isi-signas. Toothpaste. Kasi imagine, ito yung toothpaste, tapos ito yung toothbrush. Yan, inilagay nyo yung toothpaste dun sa toothbrush. Okay? Tapos, syempre, kung nari, specific nga, oh, bili mo ako dun ng toothpaste, yung Colgate, ayan. Bili mo ako dun ng toothpaste, yung Close Up. So, it depends nga po sa brand na gusto ninyo. Basta i-fingerspell nyo, huwag nyo awayin yung mga deaf, ha? Pag nagturo or kaya nakiusap kayo sa kanila. And then, ang next naman ay toothbrush. Ayan, o. Oh. Toothbrush. Yes, ayan ang toothbrush. So, ganito lang siya. Literal na toothbrush. Shampoo. So, ayan, igaganto nyo lang po. Shampoo. Shampoo. Ayan. At sa panghuli, ito nga, syempre, mas madalas talaga itong pinapabili sa tindahan kapag petsa de peligro na. Yung mga sardinas or mga delata or canned goods. So, this is how we sign canned goods. O yung mga delata. Ayan. O, ganito lang natin yan. O, ayan. Yung binubuksan na delata, di ba? O, paano yung mga easy open can na ganyan, di ba? So, ayan. This is how we sign yung mga canned goods. Sa yung mga delata.
na binibili natin sa ating tindahan. So again, ito nga yung senyas ng sari-sari store. And this is how we sign pabili or bumili or buy. Ayan. Bili. Buy. Sari-sari store. Okay, maraming salamat po sa pagtutok dyan sa ating FSL lesson for today. Sana po ay marami kayong natutunan na magagamit ninyo sa pakikipag-usap sa ating mga kapatid sa deaf community. At kayo po muli ay nakatutok dito lang sa Kurt TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye!